Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Rosa of Splat Communications and Simplified Strategic Solutions. Presidential aspirant frontrunner former Senator Bongbong Marcos takes San Jose del Monte Bulacan by storm today, February 7, 2022 in his first public caucus after NCR and other parts of the country was downgraded into level 2 of the pandemic several days ago. Let us watch how the people of Bulacan warmly welcome and greet him. His short speech for the people of San Jose del Monte Bulacan is also included in the video. The unity team of Bongbong Marcos and Mayor Indy Sara Duterte will hold their proclamation rally at the world's biggest indoor stadium, the Philippine Arena in Santa Maria, Bulacan tomorrow at 4 p.m. This is a ticketed event, those without tickets are discouraged to go to the venue. Pilipinas ay maaaring magsama, ito po, siguro naman, kaya natin ipagsama ang lahat ng mamamayang Pilipino. Noong ako'y, noong tayo'y sinimulaan, noong natin sinimulaan ang ating pag-iikot at pag-uusap sa ating mga kababayan, ang aming pong sinasabi ay magsanipwersa tayo mga Pilipino. Alam naman po natin na wala nang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. At para dumaan na tayo at makalampas na tayo dito sa pandemya, para may ahon natin ulit ang ekonomiya, sa akin namang pananaw ay kami naman ni Nay Sara ay sumasang-ayon na dapat talaga ipagkaisa muna ang sambayanan. At pagka natin nagawa yun, ay makikita natin napakaraming pagkakataon na biglang bubukas sa harap natin para pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang ating pagsimula. Ngunit habang tumagal ang panahon, dahan-dahan po tayo nakikinig at nararamdaman ang dahan-dahang sagot ng ating mga kababayan. Nagsimula po sa parang bulong lamang. Ngunit dahan-dahan yung tinig, yung boses ng ating bansa ay dahan-dahan lumalakas hanggang nagiging sigaw na, at ang kanilang sigaw, kasama kami sa pagkakaisa, kasama kami sa pag-uunlad ng Pilipinas, kasama kami dito sa kilusan na pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino at pagpaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Pagka natin ito'y nagawa, kapag natin ito'y naipagpatuloy ang ating sinasabi na kilusan, hindi lang tayo papangon dito sa ating krisis na hinaharap ngayon. Hindi lang tayo babalik sa dating kondisyon kung hindi tayo sisikat pa. Sisikat pa dahil kapit-bisig ang mga Pilipino, nagtutulungan, nagmamahalan, at ginagawa ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang Pilipinas. At kapag atin, ipagpatuloy po natin itong sigaw na ating pagsasama, ng ating pagsasalipwersa ng lahat ng Pilipino, ipagpatuloy po natin yan hanggat tayo'y sumikat na at tayo'y haharap muli sa buong mundo. At tayo'y magsasabi, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya't napakahalaga po itong parating na halalan. Napaka-importante po ang magiging desisyon sa halalan sa Mayo, dahil sa Mayo, malalaman po natin kung saan tutungo ulit ang ating bansa. Kung tayo ba ay tutungo sa isang mas magandang kinabukasan, tayo ba ay tutungo sa tulungan at sa pagkakaisa, ang tanging paraan lamang na aking nakikita para tayo ay maging masigla muli ang ekonomiya, para ulit tayo ay sumikat at kilalanin sa buong mundo. Nasimulaan na po natin
na simulan na po natin itong pinusa na aking pinag-uusapan. Ay napakagandang simbolo ito para sa buong bansa na kami na galing sa magkabilang sulok ng Pilipinas ay maaaring magsama. Ito po, siguro naman, kaya natin ipagsama ang lahat ng mamamayang Pilipino. Nung natin sinimulaan ang ating pag-iikot at pag-uusap sa ating mga kababayan. Ang aming pong sinasabi ay magsanipwersa tayo mga Pilipino. Alam naman po natin na wala nang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. At para dumaan na tayo at makalampas na tayo dito sa pandemya, para may ahon natin ulit ang ekonomiya, sa akin namang pananaw ay kami naman ni Nay Sara ay sumasang-ayon na dapat talaga ipagkaisa muna ang sambayanan. At pagka natin nagawa yun, ay makikita natin napakaraming pagkakataon na biglang bubukas sa harap natin para pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang ating pagsimula. Ngunit habang tumagal ang panahon, dahan-dahan po tayo nakikinig at nararamdaman ang dahan-dahang sagot ng ating mga kababayan. Nagsimula po sa parang bulong lamang. Ngunit dahan-dahan yung tinig, yung boses ng ating bansa ay dahan-dahan lumalakas hanggang nagiging sigaw na, at ang kanilang sigaw, kasama kami sa pagkakaisa, kasama kami sa pag-uunlad ng Pilipinas, kasama kami dito sa kilusan na pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino at pagpaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Pagka natin ito'y nagawa, kapag natin ito'y naipagpatuloy ang ating sinasabi na kilusan, hindi lang tayo babangon dito sa ating krisis na hinaharap ngayon. Hindi lang tayo babalik sa dating kondisyon kung hindi tayo isisikat pa. Sisikat pa dahil kapit-bisig ang mga Pilipino, nagtutulungan, nagmamahalan, at ginagawa ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang Pilipinas. At kapag atin, ipagpatuloy po natin itong sigaw na ating pagsasama, ng ating pagsasanib pwersa ng lahat ng Pilipino, ipagpatuloy po natin yan hanggat tayo'y sumikat na at tayo'y haharap muli sa buong mundo. At tayo'y magsasabi, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya't napakahalaga po nitong parating na halalan. Napaka-importante po ang magiging desisyon sa halalan sa Mayo, dahil sa Mayo, malalaman po natin kung saan tutungo ulit ang ating bansa. Kung tayo ba ay tutungo sa isang mas magandang kinabukasan, tayo ba ay tutungo sa tulungan at sa pagkakaisa, ang tanging paraan lamang na aking nakikita para tayo ay maging masigla muli ang ekonomiya, para ulit tayo isumikat at kilalanin sa buong mundo. Nasimulan na po natin itong kinusa na aking pinag-uusapan. Nasimulan ang pagkakaisa ng sambayanan ng Pilipinas. Yan po, ngayon sa
Amen po. Ay kami po ay ang nagsama at isang puwersa. Dahil sa aming palagay, kung ang isang natiga-Norte at ang isang natiga-Mindanao ay kayang magsama, ay napakagandang simbolo ito para sa buong bansa na kami nagaling sa magkabilang lugar.